Kailangan ba talaga ng puhunan sa business? Paano magsimula ng online business na walang puhunan? Sa video na to, i-explain ko yan. Di na tayo lalayo pa ng example. Dito sa Ilustrados, bukod pa yung kinikita ko dito sa ads ng YouTube channel natin, meron na din kita yung page at website. Di naman lingid yun sa kaalaman nyo, lalo na sa mga matatagal ng subscribers natin. Pero ang hindi nyo alam, nagsimula ang Ilustrados ng walang puhunan. Opo, tama narinig nyo. Walang puhunan. Lumang laptop ko lang at internet connection ang mga tools na ginamit ko sa simula. Disclaimer lang, based on experience ko po ito, at kung may mga opinion o mindset ako na hindi sang-ayon sa mindset mo, huwag kang magagalit muna. Just keep an open mind. Dahil hindi ko naman ipipilit sa'yo kung ano yung mga perspective ko. Perspective ko lang po ito sa business. Unang-una, naniniwala ako na kahit anong business, kapag magsisimula ka from scratch, dapat magsimula ka ng walang inuutang at gagamitin mo lang kung ano yung resources na meron ka. Ang mahalaga, makapagsimula ka na agad at doon ka na matututo ng mabilis. Naniniwala ako na kung di ka makakapag-umpisa ng walang puhunan sa business, hindi ka talaga entrepreneur. Kahit may pera din ako ng konti dati dahil nagtatrabaho ako online, hindi ko ginamit yun sa business na sinimulan ko. Challenge ko talaga ang sarili ko dito. Okay, ngayon, explain ko sa iyo kung paano yung discarding ginawa ko dito. Unang step na ginawa ko, pumili muna ako ng niche. Kung hindi mo pa alam yung ibig sabihin ng niche, click mo lang yung link sa taas. May video tayo tungkol dyan. Yung niche na pinili ko, align sa passion at gusto ko talaga. At dahil may skill ako sa freelancing, ginamit ko yun para makapag-create ng content. Naisip ko na doon pa lang sa skills ko ngayon, sobrang dami ng content na magagawa. Quality, valuable at educational content. Yan yung mga content na hindi pwedeng hindi pansinin. Yan yung mga content na alam ko may manonood talaga. Ang naisip ko maging source ng income dito, YouTube ads at website courses. Pagkatapos ko mag-brainstorm ng niche, sinimulan ko na to agad. Gumawa na ako ng YouTube channel at Facebook page at nag-create na ako ng content. Maraming content. Consistency is the key. Meron akong goal na ma-monetize yung YouTube para ponduhan yung website. Gumawa ako ng gumawa ng maraming content at tutorials hanggang sa unti-unti ko na nakita yung mga audience at unti-unti nang napansin yung channel at yung page. Ngayon na monetize na yung channel, self-sustaining na ang platform na to. Sinimulan ko na din gumawa ng paid courses para makapagbigay ng direct service sa mga followers. Yun na din yung ginagamit kong pambayad sa website fees, sa domain at hosting at iba pang expenses ng production. Nagsimula lang yan sa isang idea at nagawa ko lahat yan ng walang puhunan. Sana sa experience ko na yan, nagkaroon ka na din ng idea kung paano sisimulan ang business idea mo ng walang puhunan. Ikaw na lang ang bahalang dumiskarte sa sarili mong business dahil iba-iba naman tayo ng niche. Iba-iba din ang diskarte dyan, basta simulan mo sa kung anong meron ka. At kung may natutunan ka sa video natin ngayon, pindutin mo yung subscribe button sa baba. Madami pa ako ilalabas ng mga valuable tutorial videos dito sa channel. Kung may mga tanong ka pa, chat mo lang ako sa Facebook page natin, sumasagot ako dyan. Salamat sa panonood.